A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse coming together, and I pray that you'd be blessed with a message. Jesus is the light of the world, He is the light of the world, He is the light of the world. Hallelujah. Jesus is the light of the world, and we will follow Him. Jesus is the light of the world. Jesus is the light of the world, He is the light of the world, He is the light of the world. Hallelujah. Jesus is the light of the world, and we will follow Him. Jesus is the light of the world. Every star it's a glass. He will shine, yes, He will shine. Jesus will find your way. He will shine, yes, He will shine. Take His hand, let Him lead. You'll find that when you follow Jesus, He will set you free. Keep Him in your life and let Him shine, let Him shine. Hallelujah. Jesus is the light of the world, He is the light of the world, He is the light of the world. Hallelujah. Jesus is the light of the world, and we will follow Him. Jesus is the light of the world. Love can do. So keep Him in your life and let Him shine. Let Him shine. Hallelujah. Jesus is the light of the world. Shine, shine, shine. Hallelujah. Jesus is the light of the world. We will follow Him. Shine all over the world. Hallelujah. Yes, Jesus is the light of the world. He is the light of the world. He will shine. He is the light of the world. Jesus is the light of the world. Stand and get to our message today. I now invite you, please, to open your Bibles to 1 Corinthians chapter 4. And we'll be reading several passages here. Una, 1 Corinthians 4, 7, and then 1 Thessalonians chapter 4 and verse 1. And then, siguro may isa pa, Colossians 2 and verses 6 to 8. In 1 Corinthians chapter 4, verse 7, this is what the Apostle Paul writes to the church in Corinth. For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now, if you didst receive it, why dost thou glory as if thou hadst not received it? Kung baga, mga kapatid, sinasabi ni Paul, ano ang sinasabi mong pagkakaiba mo sa ibang tao? At ano ang mayroon ka na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo man ang iyong taglay, eh ba't ka nagmamapuri na para bang wala kang tinatanggap? Okay? Now, in 1 Thessalonians chapter 4, verse 1, ang sabi naman ni Paul, furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. And here, the Apostle Paul tells the church in Thessalonica
that they have received something from the apostles. Okay? And then in Colossians chapter 2 and verses 6 to 8, ang sabi ni Paul sa kanila, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. In all areas, at sa lahat ng mga sitas na ito, ay makikita natin na mayroon tayong tinanggap. Okay? At mensahe natin sa umagang ito, because we received. Sapagkat tayo ay tumanggap. Our Heavenly Father, bless us now as, Lord, we go to Your Word today and give us clarity of thoughts. Thank You, dear God, for our Lighthouse youth and how that, Lord, today they minister to us. Thank You for how they have received and how they manifest what they have received. Thank You for Your love and Your grace in us and for us. In Jesus' name, amen. Thank you. You may please be seated. Let me start off this message by, you know, appreciating ang mga lahat ng ginaganap natin dito. Sa ikalawang Sabado na, ay nagkaroon tayo ng ikalawang series, no? Pagkakataon ng ating Bishop's Cup. Okay? Well, some time ago, I mentioned to our leaders, no, kasama yung mga ilang leaders ng kabataang, yun, barangay dito, no? Ang sabi ko, sayang naman na tayo naririto at mayroon tayong pag-ibig ni Kristo, okay? At mayroon tayong nasa atin na hindi natin inaabot sila. Kaya ang sabi ko, mayroon tayong facilities, mayroon tayong basketball court, meron tayo dito mga manlalaro. Okay? Meron tayong lahat para kumilos at maabot ang ating mga kabataan. Gusto kong magkaroon ng liga, no? Para sa kabataan sa barangay. Kaya yun, inorganized nila Dr. Eric at ng ating mga leaders na magkaroon tayo ng Bishop's Cup. At ngayon, pito ang mga teams from the barangay, Tatalon, at isa galing Lighthouse. At kahapon nga ay ikalawang Sabado, ay tuwang-tuwa ako sa ating Lighthouse team. Panoorin niyo ito. Merong clipping ito eh. Simula pa nung laro nung last week. Okay? Watch this. Villanueva warning. Would Villanueva, it's time to say goodbye, you're out of the court. Graduate. First attempt. Good. No good. Rebound by Alonso. Received by Shata. Pass. Jump ball. Ball possession to area 7. Last 10 seconds. The score is 91-90 in favor of. Alonso. Pagaduan. Is still. By. 2 seconds. Last 2 seconds. What's the goal rep? Foul? Who's foul rep? Doriente. No good. Last 2 seconds. No countdown.
Lockwood rebound by Montilla. It's game over. Final score is 91-90. Winner by your Lighthouse. Ibang klase ito. Eh, kahapon, alam nyo, ang score kahapon, no? Ano nga ba yung score kahapon? Ito, ang score kahapon, no? Okay, 82-48. Kaya congratulations sa Lighthouse team for your second win. Okay. Eh, kanina sa ating LED, pinapanood ko eh. Paikot-ikot ako kahapon. Nagugulat ako kung paanong kumilos itong mga batang to eh. Sabi ko, nung bata ako, hindi naman ako ganun eh. Okay? Ibang klaseng kumilos. Ano bang hibla meron ng mga kabataan dito? Diba? Aminin natin, kahit tayo mga may edad na, yung basketball natin nung araw, iba rin sa basketball ngayon eh. Did you know that? Ibang level eh. No? Eh ngayon, parang acrobatic ang basketball eh. Eh, mahirap talaga eh. Ano bang meron ito? And kahanga-hanga, no? Eh, meron pa raw 2 minutes, yun nangyari kahapon, meron din ba? Ha? Ito kahapon to? O sige, 2 minutes, para at least makita natin ang pagkakaiba. Eh, kahapon eh. Ano score yan? 82-48? Okay. So, ayan. Panoorin natin yung pangyayari naman kahapon. Jaime. Wala. Napasa sa kalaban sa Ison. Last 1 minute. Rebound by Montilla. Tumira. Pasok. Jaime to shoot. First shot. No good. And another one. Yes! Green team inbound. Tamayo. Torres. Torres to Tamayo. Tamayo attacking. No good. No good. Out of bounds. Diologo to shoot. Wala. Nakuha ng blue team. 20 seconds. No shot clock. Berce. Berce driving. Driving to the rim. Pinasa. 27 pinasok. Last 4 seconds. Tamayo to shoot. Time is up. 82-48 in favor of Team Lighthouse. Player of the game, Stephen Larce. 16 years old pababa. Ano ang youngest player? Anong edad? 12? 12. 12 to 16 years old. You know, hindi masasayang mga kapatid ang maaaring ihatid natin sa kanila. But they perform. No, I would like to commend them for how they perform. But realize this. They cannot actually perform unless they've received something. Tama ba? Alam niyo eh, I'd like all our facilities to be used. Lahat ng bagay rito. In fact, eh, gusto ko na ang lahat ng sulok sa Lighthouse, nagagamit natin ng maayos eh. Why? Because we spent for them. Meron tayong basketball court. So let's make use of that. Meron tayong may mga abilidad dito. Let's make use of each one of the grace of God in those abilities. Lalo na sa bagay ng ministry. And these people. You know? And now we see that they're winning. Fine. And we're happy. But the fact is this. Before anything, before any win, hindi maaari mga kapatid, nananalo lang sila na wala silang tinanggap na training. Tama ba?
wala silang tinanggap na discipline. Wala silang tinanggap na kamalayan. And they can only perform according to how they received those instructions, they received those things. Tama ba? And I, you know, commend lahat ng mga nagtuturo sa kanila. Mayroon pa silang play na ginagawa. Correct? I watch them actually. Yung mga kabataan natin dito, tumatagal kahit gabi. Nagpa-practice sila. Okay? Ngayon, nagbubunga. I'd like us all to appreciate that truth and apply this truth sa buhay natin. You know, as a church, we cannot do as we should. Matagal ko nang sinasabi yung how we should do things. But we cannot do as how we should kung hindi una tayong tumanggap muna ng bagay. At kapag hindi natin ikinikilos ang ating tinanggap, parang tayo yung tinutukoy dito ni Paul sa Corinth. Ano bang pagkakaibo na para bang wala kang tinanggap? Okay? Na meron kang tinanggap na mga bagay-bagay pagkatapos wala kang appreciation. What who maketh thee to differ from another? Lahat naman, gayon. And what hast thou that thou didst not receive? You know, kahapon habang naglalaro, kausap ko si Maricar. I hope you don't mind, Car. But she was asking me a lot of things concerning marketing. You know, concerning product sales. You know, concerning analysis ng movement sa marketing, mga produkto, concerning structure. You know, kasi galing naman ako sa corporate world. You know, sabi ko nga, binibiro ko sa kahapon, ako, mahabang lecture na yan, kailangan nagbabayad ka na. Okay? Pero ang sabi ni Maricar, ganyan din ang ginagawa namin ngayon eh. So we should appreciate this, that we can only perform and we can only be significant because of how we bring out what we have received. Tama ba? Okay? Kaya itong mensaheng ito, because we have received. Did you know that we cannot be as how we are as believers kung hindi tayo nagsimula na meron tayong tinanggap? Tama ba? Nagsimula tayo sa kawalan. Lahat po tayo. Hindi lang kawalan, kundi talagang walang kapag-apag-asa. There is nothing in us that is good. There is nothing in us that God would see as material para tanggapin niya tayo. Okay? There is none righteous, no, not one. And our sins have separated us from God. Okay? So sa bagay na yan, mga kapatid, lahat tayo is short of the glory of God. Ano man ang ating gawin, all our righteousness are but filthy rags. Wala tayong magagawa kundi aminin sa Panginoon, Lord, I am a sinner. I cannot do anything in me to reach you. Kaya ang lahat ng paggawa ay unang gawa ng Panginoon upang tayo ay tumanggap. And we all received. Okay? We received that we might have. Yun ang una natin. Okay? Tayo ay tumatanggap upang tayo magkaroon. At ang una na appreciation natin sa pagkakaroon ay hindi lang yung pagkakaroon ng blessing. Hindi lang yung pagkakaroon ng material. Hindi lang yung pagkakaroon ng bagay na tatanganan mong success sa pamantayan ng mundong ito. But we receive that we might have. And you know what we have? We have Christ. And we have all of what Christ offers to us. That is where we start. Tama ba? Lahat tayo may pagtanggap magmula sa ating pagkabata. As in, we have nothing to boast of. Walang kaalaman, walang karunungan, walang kaunawaan. Tama ba? Okay? For God so loved the world that He gave. Kung hindi nagkaloob ang Panginoon, wala tayong tatanggapin. Tama ba? Kaya siya ang unang nagkaloob at ang unang nag-abot. Hindi actually tayo ang unang humingi.
Because wala tayong kamalayan na kinakailangan natin siya. Did you know that? Walang tao na by himself ay sasabihin, Panginoon, kailangan kita. Wala. Okay? Ang tutuunan natin, mga kapatid, hihingi tayo ng tulong sa kahit sino. Hihingi tayo ng tulong sa bundok, sa buwan, sa bituin, sa araw, at yun ang ating sasambahin. Hindi tayo tutungo sa totoong Diyos. Pero ang totoong Diyos ay inibig niya ang sangkatauhan. Andyan ba kayo? At sa ating kawalan, sa ating kalagitnaan ng kasalanan, you know, He never liked our sin. Subalit, ang ating kaluluwa, ang kanyang tinitingnan. The world of man, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, at sa bagay ng pananampalataya ay may pagtanggap. At alam niyo ba, sa pananampalatayang yan ay nagkaroon tayo that we began to have. Okay? So we receive so that we might have. Nandyan ba kayo? Kaya ang bagay na mayroon tayo ay isang katotohanan. Kahit ngayon, meron ka ba ng Kristo? Do you have Christ? Do you have everything else that come by Christ? He that believeth on the Son hath the witness in himself. And who is that witness? That is the Spirit. Okay? That is the Spirit of God in us that tells us that we are sons of God and that we can cry to Him, our Abba, Father. Are you listening? Kaya mga kapatid, hindi lahat ng tao yung naunawaan ito sapagkat ang tinatanggap lang nila ay commodity. No, we did not receive a commodity. We received Christ. And when we receive Christ, we receive His Spirit. And when we receive this Spirit, that Spirit and His Spirit tells us we are His. Naintindihan niyo ba yon? Kaya ang kanyang salita ay mas lalong nagiging matibay sa atin. Alam niyo, may mga tao na hindi nila maintindihan yun. Kahit anong explain mo ng Bible sa kanila na merong kanito, subalit hindi naman tama ang kanilang pagtanggap kay Kristo sapagkat tumanggap lang sila ng commodity, wala ang Espiritu sa kanila. Kaya walang nagpapatibay ng kanilang relationship sa Diyos. Are you listening? Alam niyo po, sa bagay ng evangelism, patatanggapin ng tao. Tanggapin mo siya. Taas mo yung kamay mo, tanggapin mo siya. Tanggapin, tatanggap ka ng buhay. Yun, tumanggap, sumunod sa panalangin. But empty pa din. Why? Because they did not consider themselves to be sinners. They did not consider themselves to be sinners, to be damned. Okay? They have not realized that there is death and there's the reality of death. Kaya kinakailangan natin ng kaligtasan. Hindi natin kinakailangan ng buhay na walang hanggan para kumita, para ma-bless materially. Kailangan natin ng buhay na walang hanggan sapagkat may kamatayan tayo. Okay? At si Kristo lang ang nagbibigay ng buhay. Kaya tinatanggap natin siya bilang buhay himself. At kapag tinanggap natin si Kristo, mga kapatid, at nakita natin yan sapagkat wala namang ibang mag-e-explain yan sa atin kundi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? And when the Lord Jesus Christ dwells in you, His Spirit tells us, being the true witness, ang nagpapatibay sa atin na alam mo at alam mo at alam mo na si Kristo ay nasa iyo at ikaw ay naging anak ng Diyos. Yung mga iba, binagbabasihan nila yung mga technical. You cannot be technical about it. You have to be a realist sa salita ng Diyos. Kaya ang daming tumatanggap, and mind you, I say this, maraming tumatanggap ng buhay na walang hanggan na ang totoo, walang Kristo. Sapagkat walang witness sa kanila. Hindi nila alam na sila'y anak ng Diyos. Pero ang sabi dito, hath the witness in himself.
Are you listening? Here. Nagpinagtitibay sa atin in Romans chapter 8. Maliwanag na sinasabi sa atin yan ni Paul. Look at Romans chapter 8. Puntahan natin ang chapter 8. Hindi ko lang in-include po ito. Okay? Ang sabi po rito, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwells in you. Ang sabi dito, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself or Himself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Wala nang ibang magpapatibay sa atin yan kundi ang Espiritu. Hindi mechanics, hindi technical, hindi outline, but truth. Maraming hindi nakakaintindi niyan. You know, sinasabi lang natin minsan, ang salita ng Diyos ang nagpapatibay sa atin yan. But it is the Spirit that makes the Word of God so real in us. Kaya kung kayo na kay Kristo, tinanggap niyo siya, matibay ang katotohanan yan, and we are in Christ. Because ye have received, you have. But because you have not actually received the way the truth should be received, you don't have. Nakikisabay ka lang sa agos. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Maliwanag yan mga kapatid. Yan ang hindi naiintindihan ng mga theologians. The wisdom of this world. You see, alam niyo po, parang nourishment ng pagkain yan. Pag talagang kinain mo, yung pagkain nagbibigay ng nourishment, merong resulta sa buhay mo, sa katawan mo. Tama ba? Hindi pwede. Okay? So, ganun din ang Espiritu, ganun din si Kristo, ganun din ang kanyang salita. Pinagtitibay lahat yan, mga kapatid. So, pagtanggap natin kay Kristo, tinanggap natin ang kanyang salita ng katotohanan, tinanggap natin ang kanyang Espiritu, we have. Meron ba kayo niyan? Have you ever received to the point that you know? Huwag kayong manghuhula sapagkat ang pagtanggap ay hindi maaaring hula lang. Amen? Experiential yan. Hindi pwedeng teorya yan. Ang pagtanggap kay Kristo ay hindi teorya. Okay? Hindi pwedeng online lang yan. It's physical. You say it. You admit that you are a sinner. And you need to do that experientially. Amen? Alam niyo, itong bagay na tayo naririto, sinabi ko ito doon sa San Fernando when I was there. Sabi ko yung online, temporary lang yan. Pero dapat hindi kayo tumagal ng online lang. Kasi kung gusto niyo ng online, mga kapatid, si Kristo ay totoo. At darating ang araw at panahon, He will come back. Ang sabi niya, I will come again, that where I am, physically, there ye may be also. Amen? Physical yan, face to face yan. Eh ngayon, kung palagi ka lang online, mag-online ka na lang sa langit. O hindi ba? Sipin mo, nandun kami, manonood ka lang. Naku, kawawa ka, mga kapatid. You know, kaya, let's overcome this. Amen? I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me, hath, mayroon, hindi magkakaroon. And we don't believe like, pag namatay ka, doon ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That's not true. Eternal life is in Christ. And because you receive Christ, He is in you, you have life now. That is truth. Mga kabataan, because you have received, you have. Amen. And sometimes we say, we still do not have. No, you have. In fact, the truth is this. Hindi nagkakait ating Panginoon as to what we can have. Because he that spared not his own son, but delivered him up for us all,
how shall he not with him? With him. So ang lahat ay kaakibat ni Kristong nasa atin. Amen ba? Freely give us all things. Kaya mga kapatid, lahat ng blessings ay kaakibat kay Kristo. Okay? Si Kristo. Kaya alam niyo eh, mahalaga na meron tayong church. Pero wag niyong tingnan yung church outside of Christ. Amen? No church membership can be more important than having Christ. But of course here, we say, this is what Christ teaches. Amen? And of His fullness have all we receive. Tinanggap natin ang kapuspusan ni Kristo. Kayong tumanggap kay Kristo. Tumanggap ba kayo ng kanyang kapuspusan? O kulang yung Kristo mo? Marami nagugulat kapag sinasabi ko ito eh. Kasi pastor eh, hindi naman puspos. Kasi eh, wala. Kaya nga mga kapatid, we need to grow. Tama ba? Palagi kong sinasabi yan, yung bata na pinanganak, meron na siyang kapuspusan ng lahat ng pwedeng maturity niya. Lahat ng abilidad nasa bata na yun eh, nasa katawan niya na. Puspus na ang kanyang pagkatao. Do you believe that? Even the baby in itself is a full human being. Correct? Ha? Nandiyan na ang kapuspusan ng kanyang pagiging tao. Pero yung kanyang abilidad ay kinakailangan pang ma-develop. And it's developed by nourishment. It's developed by equipping. It's developed by exercise. Are you listening? Ganon din ang kapuspusan ng Kristong nasa atin. Hindi overnight nangyayari yan. It's a transforming thing that is ever developing. Amen? Ever developing. Tuloy-tuloy. Ang sistema, mga kapatid, umaakyat tayo sa development, tapos magkakaproblema tayo, titigil tayo, eh panibago na namang development yun. Tama ba? Correct? Parang aakit ka ng hagdan, nandun ka na sa pangatlong level, mapapagod ka kung ano, babalik ka na naman. Kaya hindi ka umuusad. Kaya mga kapatid, napakahalaga dahil mayroon tayong tinanggap, mayroon tayong appreciation ng tuloy-tuloy, mga kapatid, ng fullness ng Panginoon sa atin. Amen? Grace for grace, tinanggap natin yan. You see? Now, ikalawang point. Bibilisan natin ito. Okay? We receive. Not that we might simply possess or have. We receive that we might walk. Are you listening? Ang sunod sa pagtanggap, palaging paglakad. That is what the Bible teaches us. Observe. For by grace are ye saved through faith. Right, okay, fine. We're saved. It is the gift of God, so we receive. We are His workmanship. Tayo ay kanyang obra. And we are created in Christ unto good works, which God hath before ordained that because we receive the gift, we should have a walk. Tama? Na tayo magkaroon ng lakad. Anong lakad yan? Well, of course, ang lakad mga kapatid ay isang physical thing. But sa parlance ng banal na kasulatan, ang lakad po ay buhay. Okay? At lahat ng kilos ng buhay. Ang sabi, this I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk. And they walk in the vanity of their mind. Wala. Walang kabuluhan ang lakad nila. Maraming tao, kahit mga Kristiyano, mga kapatid,
walang kabuluhan ang lakad. Why? Because they walk like other Gentiles walk. Amen? Oh. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. Kaya ang kinakailang we should learn Christ. And in this walk, itong sa bagay ng lakad na ito, learn to walk, putting off concerning the former conversation, the old man. And be renewed in the spirit of your mind. And that ye put on. So, ang lakad na sinasabi dito ay lakad na may putting off at na may putting on. Ang lakad na may renewing of the mind. Okay, mga kapatid, ito. Nang tayo ay tumanggap kay Kristo, kahit kayo mga kabataan, ako tinanggap ko ang Panginoon, I was 7 years old. Pero alam ko na nung ako'y 7 taong gulang na ako'y makasalanan. At dahil ako'y makasalanan by nature, gumagawa ako ng kasalanan. Kaya nung tinanggap ko si Kristo, ang sabi ko, Panginoon, makasalanan po ako. Okay? I admit that I am a sinner and I have been sinning. I have sinned and I have been sinning. I need you in my life as my Savior. Hanguin mo ako sa pagiging makasalanan. Are you listening? At ginawa ng Panginoon, hinango tayo sa pagiging makasalanan sa kanyang harapan. Oo nga, makasalanan pa rin tayo, pero sa kanyang harapan, pinatawad na. Okay? But then, yung admission na tayo makasalanan at tinanggap si Kristo, ay dapat din naman ay may commitment to walk, na lumakad. Ang totoong may Kristo ay may commitment to walk. Hindi pwedeng wala. Okay? At nakikita ang commitment na yan sa bagay na tayo ay nagsisimulang magkaroon ng lakad na hindi lakad ng mundo. Ang lakad ng mundo ay may direksyon. Walang lakad na walang direksyon. Are you listening? Lahat ng lakad may direksyon. Saan ka pupunta? Tama? Okay? Saan ka pupunta? Yun palagi ang tanong. Hindi lang physical na lugar yan. Saan ka pupunta sa buhay mo kay Kristo? Okay? Marami mga kapatid, ang pinupuntahan lang nila yung kanilang well-being personally. Okay? Kaya nagkakaroon ng question, para kay ano ka nagkaroon ng possession ni Kristo para lang sa sarili mo? Nakikinig ba kayo? Para kay ano, anong value na meron tayo ng Kristo, nang meron tayo ng kanyang buhay at ang buhay natin nasa kanya, nang meron tayong espiritu, nang meron tayong katotohanan niya, and we have those things na ang lakad natin ay para sa ating sarili lang. Tinanong sa akin yan ng ating career people. Ang sabi kasi nung isa, Pastor, now we realize kung anong dapat gawin. We will do better. Ang tanong ko, how do you measure better? Kasi merong good, merong better, merong best. Tama ba? Okay. Ang good is the thing that is beneficial to ourselves. We always do good for the benefit of our own selves. Correct? Pero, we are not just content with what gives us benefit. The better thing is for us to benefit others. Correct? Huh? So if something is better, that benefits not just us but others. But of course, mga kapatid, sa default natin, ang mabe-benefit lang palagi outside of ourselves, yung choice natin. Pamilya natin, kapatid natin, anak natin, kamag-anak natin. Tama ba? Right? Okay. Kaya ang tanong ko, we are not to stop sa better.
we are to also consider the best. Okay? The excellent. So anong sukat ng excellent? Ang sukat ng excellent is when we, according to how we have, not just benefit ourselves and others na close to us, which is the better, but benefit the whole body. The whole. Ang church natin, the whole. Amen? Kaya mga kapatid, kung ang mayroong ka kay Kristo only benefits yourself and your family, limitado yung tinanggap mo. Nakikinig ba tayo? We cannot even go outside our family. And many churches think like they are just members of the church for their own well-being and their own family. They cannot even go beyond their own. Pero sa Lighthouse, we do the best. We reach out to all members of the body. Amen? So that there may be the edification of the whole. Magmula sa kabataan hanggang sa mga may edad, everyone in Lighthouse. Amen? Yan ang ating lakad. Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have you received? And because you received, do you have? Yes. Therefore, ye ought to walk and to please God. Amen? So that by it, we will abound more and more. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. That is our design. We should have a walk. We should have a life that is manifested. We should have, you know, something that's appreciated by others as regards our walk. Kahit sa opisina, we have a walk. In the secular world, we have a walk. Amen? Eh kahapon, alam nyo, yung mga kaibigan ko naririto. They saw what kind of walk we have. You see, lahat ng sulok dito may ginagawa. Meron tayong paliga, may mga nagmi-meeting din yung alumni board. Eh pastor, ba't ine-extend nyo yan sa kanila? So they actually notice the kind of walk we have. Amen? Okay. So mga kapatid, yan. Thessalonican Church. For this cause also thank we God without ceasing. Because when ye receive the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. You know, the working of God's word in us should make us to walk. Okay? Kaya ang sabi dito, for ye brethren became followers of the churches. According to their walk, they became followers. Amen? Good. You see? Now, we do not only have so that we might walk. Okay? We have so we might be able to do something. Kasi mga kapatid, yung lakad lang, lakad ka lang. Pero, hindi lahat ng lakad, makakarating ka nga, pero yun lang yun. Okay? Pagiging mabait lang yan, pagiging iba lang yan, okay? Pagiging distinct lang yan, pero wala ka pang ginagawang kapakipakinabang. Kaya we need to do. Good? Yung lesson natin dito, and that already runs for 2 months now, how we do. Amen? Why? Because we receive and we have, and because we have a walk, but we do not just walk. We do not just come to church. Amen? We do not just, you know, simply, eh, sama ako. Ang daming Kristiyano, sama lang ng sama eh. Sabay sa agos. Pero,
walang gawa. Mga kapatid, church is not just simply walking and going. Church is doing. Amen? Obserbahan nyo, lahat itong mensaheng ito, no, they are designed for us to really be how we should be as a church. We've received, therefore, because we have received, there are things that we receive by Christ that enables us to do. Those things which ye have both learned, received, heard, and seen in me, the Apostle Paul says, do. And so therefore, we receive so that we may do. Amen? We may do. Hindi na issue yan ng we can do because we can do. Tama ba? You know, minsan merong play of words eh. We can do, pero you don't want to. Amen? So that we may do. Ang sabi ni Paul sa mga taga-Kolose, let the word of Christ dwell in you richly. That's receiving. Did you know that? Nananahan sa atin. Okay? And as the word of Christ dwells in you richly, meron tayong teaching, admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs. Hindi ba doing yan? Tama? Hindi ba ministering yan? And look what the Lighthouse youth did today, are doing today. And whatsoever ye do, and we do in word or deed, do all things in the name of the Lord Jesus. Amen ba? Kasama dyan lahat mga kapatid ng doing. Okay? At kumpletuhin natin yung doing. Huwag tayong mag-select. Dito lang ako sa doing na ito. Dito lang ako. Pero sa doing ng giving, wala na ako. Maraming ganyan ngayon, mga kapatid. Okay? Alam niyo, wag na wag tayo, mga kapatid, nahaharap sa Panginoon na wala tayong binibigay sa Kanya. Okay? Okay? Kinakailangan mayroon tayong ibahagi sa Panginoon. Kaya ang pagbibigay ng kaloob, hindi lang yung kaloob ng sarili o oras or what. Ang pinakasukat na pinakamasakit na kaloob o piring, ang sakit niyan. Pero basagin natin yung sakit niyan. Are you listening? And even now, you see, a lot of churches tell me, Pastor, iba na yung, ano, kasi mahal na ngayon eh. Iba na. Affected ang offerings ng inflation. Sabi ko eh, alam mo, kung ang mananampalataya at churches ay talaga natuturuan, walang inflation dyan. Basahin mo ang 2 Corinthians chapter 8, 9. Meron bang inflation yun? Wala. Why? Sapagkat they have Christ. They have His Spirit. They have His truth. They have His grace. Amen? They have everything that come by Christ. Therefore, they are able to do. And they did. Amen ba? Ang punto mga kapatid, some Christians never learn that pagkatapos tayong tumanggap kay Kristo, we need to have the commitment of life. Know ye not, ang sabi ni Paul sa mga taga-Roma, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death. You know, a lot of churches today, ang turo lang sa baptism is just being identified with Christ. Yun lang. But there actually exists no commitment whatsoever of being baptized into His death. Anong ibig sabihin ng being baptized into His death? Lahat tayong binautismuhan kay Kristo ay binautismuhan sa kamatayan. Pastor! Eh kaya nga ang bautismo inilulubog. Okay? Hindi symbol lang yun. Hindi figure lang yan. Yan ay declaration publicly na ang ating buhay ay patay na sa paggawa
ng kasalanan. Okay? So, we are baptized into His death. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead, even so we also should walk in the newness of life. Maraming tao, ayaw na ayaw nalulubog. Kaya tayo nalulubog upang tayo magkaroon ng pagbangon. Amen? Wisik lang. Hindi pwede. On January 12, we will have a National Baptist Day. At yung pastor, ang pinaka-chairman ng National Baptist Day Committee. At ang sabi ko kahapon ng isang araw, dalawa lang ang ating pag-aagrihan ng mga ibang Baptists. Salvation by grace through faith alone and baptism. Because that is what makes us Baptists. Baptism. Every Baptist, okay, is supposed to be baptized. Amen? Okay, so what does that mean? Every Baptist who becomes a member of any Baptist church, no? Lahat, we have been planted together in the likeness of His death by baptism. Okay? So that we can also be in the likeness of His resurrection. Except na tayo'y namatay na kasama niya at patay na sa kasalanan, hindi tayo makababangon to a newness of life. Ang pinakamahalaga sa baptism yung pambangon. Kasi, syempre, pambira, binautismo mo, hindi mo ibabangon. Patay talaga yun. Di ba? Oh. So, ang pinakamaganda sa baptism, hindi yung paglubog lang, kundi yung pagbangon. Sapagkat ang sinasabi niyan, ibinangon na ako mula sa kamatayan sa buhay na kapaki-pakinabang. Amen ba? So knowing this, that our old man has been crucified with Him, that this body of sin might be destroyed. Wala nang lakad na katulad ng mundo, that henceforth we should not serve sin. Sapagkat mga kapatid, no, he that is dead is freed from sin. Namatay na eh. Okay? So that we should live with Him. Knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more. Ganon din tayo. Ibinango na tayo. At ibinango na tayo sa buhay na may paggawa. Likewise, sabi dito, reckon ye yourselves to be dead indeed unto sin, but, ano raw? Alive unto God. That's baptism. Kaya, tayo mga kapatid, because we should now yield our members. Maybe members of this body, but yield of all members of the body of the ecclesia as instruments. Okay? Instruments of righteousness unto God. Every member of Lighthouse should be an instrument. Amen? An instrument is something that you handle so that you can accomplish something. Can dentists be true dentists without instruments? Subukan mo nga, Dr. Mark, magbunot ng bagang na kamay lang ang gamit mo. Hindi pwede. Hindi. Pwede ba yun, Dada? Hindi. Wisdom tooth, hindi pwede. Hindi pwedeng sabihan lang na malalaglag na. Iuugain mo. Pwede ba yun? Hindi, no? Kailangan mo ng instruments. At iba-ibang instruments. Tama? Eh, nakakatakot pa naman yung instrumento ninyo. Napanood ko si Mr. Bean, eh. Pambira si Mr. Bean, pumunta ron sa, baka wala tayo sa ating direksyon ito. Do! Okay? We have received so that we might have. Amen? And we have received so that we might walk. Good. And we have received so that we might do. Meron ba tayong do? O don't? You see?
At lahat ng pwedeng gawin ay dapat ma-realize natin that we can do. Because I can do all things through Christ. Amen? Yun eh. You see? Abay, ito mga, tinan niyo yung ginawa ng Thessalonian Church. O, ang sabi dito, ye became followers of us, having received the word, even in much affliction. Ano nangyari when they received the word? Nung tinanggap nila, they became examples. Halimbawa sila. Pagkatapos, ang sabi pa eh, from you sounded out the word of the Lord. Abay, mula sa inyo, abay, nag-sound out. Tama ba? Nagmarites. Hindi marites ang tawag doon eh. Nagpropagate, di ba? Amen? Oh, ang alin? The word of the Lord. Listen, it is the word of the Lord that we sound out. Ewan ko ba kung bakit sa marites na bagay, kung ano-ano siya na sound out eh. At sinabi dito, isipin nyo ha, nung araw walang text, walang FB, walang Instagram, walang Twitter. Alam nyo ba ibig sabihin ng Twitter? Ano nga yun, Rene? Ibig sabihin ng Twitter? Alam ba, ibig sabihin ng Twitter? Ha? Nasaan? Nasa, ikaw, Miss Nourishment. Alam mo ibig sabihin ng Twitter, Antoinette? Matamit. Sabi sa akin ni Rene, Pastor, kaya ka pala walang Twitter? Hindi niya naiintindihan. Sige, mamaya maintindihan niyo na. Oh, ang sabi, in every place your faith to God's word is spread abroad because of doing. Because of doing. Spread abroad. Kaya sa Lighthouse, mga kapatid, hindi pwede na hindi makilala. We shine out because we hold forth the word. Amen? Okay? Anong sabi ni Paul kay Timothy? Timothy, I put thee in remembrance that thou stir up. Stir. No? Eh, kumbaga sa Tagalog, bulabugin mo. Eh, maraming mga Kristiyano nakahimlay. Bulabugin mo sila. Amen? Naalala ko si tatay nung araw dito sa Lighthouse, ang sabi niya ganyan. Sino makaalala nito? Sabi ni tatay, no? Sabi ni tatay, dito, binubulabog namin yung mga comfortable. Ah, we make them so uncomfortable so that they will be willing to do. Amen? Are you willing to do? Kaya mga kapatid, lahat tayo rito, kasama tayo lahat sa Ecclesia Conference. Kasama tayo lahat sa All Lighthouse Family Camp. Because we will tell everyone we all should be willing to do because we have. Finally, ang bilis, Pastor, na mensahe mo. We receive so that we might give God the glory. Amen? Walang shortcut yan. Walang shortcut yan. The Lord will not be glorified except that we have, and because we have, we walk, and because we have, we do, and we do, and we have all this that we might give God the glory. Amen? Ang sabi dito, wherefore also we pray always for you that our God would count you worthy of His calling and fulfill the good pleasure of His goodness. Because He was the one who gave, He will also be the one to work in. Amen? God does not give. Nakulang sa working in and working through. Amen? Eh kahit sa corporate world, totoo yan. Kapag binigyan kita ng responsibilidad, i-equip kita so that you can do that responsibility. Am I right, Brother Bobet? Hindi kita bibigyan ng assignment na hindi kita bibigyan ng kaparaanan para i-fulfill yung assignment. So, God still works. Para ano? Ayan, that the name of the Lord Jesus may be glorified in you.
and ye in him, according to the grace of our God and the Lord. Every man hath received the gift. Tinanggap natin. Meron tayo. We have. According to this gift of grace. You know, let's do. Amen? Minister. You know, I'm so happy yesterday when I came in and I was going around. Pag-akit ko dito, nagpe-prepare pa lang sila, nagte-test pa lang ng audio. Yung pangalawang akit ko, nagpe-preso si Brother Fernan. Amen? Sabi ko, kumusta? 117 ang mga kabataan na present. 50 ang tumanggap sa Panginoon. Why? Because there was someone who was willing to do. And a bunch of young people who are willing to do. And so therefore, that doing redound to the glory of God. Wherefore, therefore, ye eat, drink, whatsoever ye do. Amen? And that extends to all our disciplines. Do all to the glory of God. What do you have today? Tandaan nyo, we have. No? We receive. We have. We receive. We walk. We receive. We do. We receive so that we can glorify God. It's time for us to respond and say, Lord, I recognize that I received. Can you do that? But that's one recognition. I also recognized that something should happen because we received. Something should result in our lives. So let's come to the Lord today. Let's stand and pray. Our Heavenly Father, thank you. Thank you for this time that your message may be brought. We've received. We've received so much from you. Your love, your grace, all spiritual blessings. We've received the Lord Jesus himself, his spirit, your word, your truth. Lord, make us not just be recipients, Lord. Tingnan namin, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami nagtataglay. May our lives be worthy. May you be pleased. And we want to come to you, dear God, not just as individuals. We want to come to you as your people. That because, Lord, you have made us to be your people. So therefore, we've received this privilege, this blessing. May we please you, dear God. That should be it. As every head is bowed and every eye is closed. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God. And the Bible says, he that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.